Hello mga kahasband and nai at mga kaibon dyan. Update ko kayo sa aking alagang ibon, kakatil at isang parakit. So guys, today is linisin natin yung ano, yung ating kulungan, yung ating cage, yung kanilang mga pupo at pinagtapunan ng kanilang patuka. So ito yung kanilang ibinaba ko na yung kanilang cage, then lilinisin ko yung kanilang lagayan sa taas. So tara. So ayan guys, ibinaba ko na at ito lilinisin natin to. Ayan. Sa dumi kanilang mga pupu. Ayan. Tatlo na lang sila, namatay si Coco. Si Coco, may sakit si Coco, namatay. So ayan, dalawang parakit at isang kakatil. So lilinisin natin ang kanilang cage. Tara, punta tayo sa kanilang pinaglalagyan sa taas. So ito nga guys, yung kanilang pinaglalagyan sa taas. So ayan, kanilang mga balahibo, ayan, kanilang mga pinagtapunan ng patuka. So ayan, dito ko sila guys nilalagay. Pagka gabi, sinasarado ko na lang yung kanilang pinto. Ayan, kinulong ko sila dyan para yung kanilang mga balahibo hindi lumalabas. So ayan, ilinisin natin siya. Then ito yung kanilang mga patukaan. Ayan, ilinisin natin, papalitan natin at kanilang inuman. Ayan, linisin din natin yan at isa pang patukaan. Ayan, linisin din natin yan. So tara, umpisahan na nating linisin. Wawalisin natin yan guys. So umpisahan natin dito. Wawalisin natin. Saan natin nadamputin ng naglulugon si ano eh, si Chaba. Kaya maraming balahibo na nalagas. So papalit siya ng balahibo. So ayan guys, gagamitan natin ng dustpan, pandabot. Tapos pupunasan natin ng basahan. Isipin natin yung kanilang mga dingding-dingding. Kasi dumidikit yan yung kanilang balahibo. Punasan natin ng basang basahan. Ayan guys. Tcharan! Kuha tayo ng basang basahan. So ayan guys, kumuha na tayo ng basahan. Ngayon, pupunasan na natin ng basang basahan para masimut yung mga alikabok. Yan. Lahat.
Ayan. Ayan. Pagkatapos natin punasan, then lilinisin na natin yung kanilang cage, yung mismong tapunan ng kanilang dumi doon sa CR natin dadalhin para pagbalik ko rito papakita ko sa inyo na malinis na. So tara guys, tapos nang linisin ang kanilang naglalagyan. So yun na namang cage nila. Ayan guys, malinis na yung kanilang salo ng cage, yung kanilang bagsakan ng dumi. So ilalagay ko na siya, then lalagyan ko na rin ng patuka at tubig yung kanilang patukaan. So ayan guys, ayan guys, malinis na, lagay na natin siya. Ayan. Tapos yun ang kanilang patukaan naman. Yan guys, lagay na natin sila sa kanilang lagayan sa taas. So doon natin sila ilalagay. So tara. Yan guys, nasa taas na sila kung saan doon sila nakalagay. Yan. So ayan guys, pagka araw binubuksan namin sila para naman na makapanood ng TV. Minsan binubuksan ko yan eh, to yung kanilang pintuan, then lalabas yung mga yan, maglililipad yan dito sa loob, dapo-dapo, tas pag nagutom papasok. So yun lang ang ito baga yung pinakalibangan ko na lang dito. So ayan, paggabi sasara namin, pag minsan maingay tinatakpan ko to para makatulog sila ng maayos. So ayan, ayan guys, ayan ang routine nila. Ayan, so malinis na sila uli. Ayan. Tapos ilalagay ko yung kanilang patuka saka tubig. Ayan guys, nilagyan ko na sila ng patuka. Ayan naman yung isa. Ayan. So ayan ang aking libangan, ang ibon, ayan no, susubuan. So ayan guys, ayan ang kanilang inumin, mineral water. So ilalagay na natin, then ayan. Oops. Minsan dyan naliligo si si Buknoy. Ayan si Buknoy yung kulay asul na parakit. Si Buknoy. Hoy Buknoy, panay ang kiss mo dyan ha, ikaw. Ah, Chaba. Si Chaba, kakatil na na putol yung kanyang paa. Kaya pati yung balahibo niya wala na siyang pakpak, wala siyang buntot. So binigay sa akin yan, dalawa sila eh. Yung isa naman, nung binigay sa akin, may sakit na si Coco. So si Coco na maadam na. Pareha silang hen, babae. So kung bibigyan ko to ng kapares, baka naman hindi mag-itlog. Yun lang, comment kung pwede ko siyang parisan ng ibang, ng isang kak na kakatil. So itong dalawa, hindi ko naman alam, hindi ako sure kung
parehas silang babae. Kasi yung isa blue ang ilong na medyo may white. Yung isa naman white lang siya. Nagba-brown na nga eh. Ibig sabihin nagma-mature na siya. Yung isa hindi naman ganun ka-blue yung ilong niya. So pero nag-aano naman sila, nagsusubuan naman sila. Kaya lang minsan tinutuka nung dilaw pagka gustong subuan nung blue. Iba ko nun. So comment down below kung ano ba kanilang ano kasarian. So ayan. Yan ang update ko sa aking alagang ibon ngayon, guys. So mga ka-husband and I at mga ka-ibon na rin dyan, so bigyan nyo naman ako ng comment dyan kung babae to, yan o, sinusubuan ni Boknoy. Hindi ko pa naman sila nakikita nga may mate papalian. So yun lang mga ka-husband at mga ka-ibon dyan. So salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay sa aming channel. So bye-bye.